Dear DJ Tess, kapag ba nasasaktan ka pa rin, bitter ka agad? Hindi ba pwedeng matagal ang pinagsamahan namin at matagal rin ang proseso ko para makamove on? Bakit kailangang maging malupit ng mundo sa akin? Ako si Victoria, 31 years old at isang call center agent. Galing ako sa matagal na relationship. 9 years. At masasabi kong buong buhay ko, si Ronel lang ang minahal ko ng totoo. Kaya nga ang akala ko, forever na kami. Pero natapos ang relasyon namin kasi sumuko na kami parehong ayusin dahil mas madalas na kaming masaktan kesa maging masaya. Pinalaya namin ang isa't isa, hoping na maging okay kami individually, tapos bahala na ang tadhana kung paglalapitin ulit ang mga mundo namin. Aaminin ko na umasa ako na sa pagbuo ko ng aking sarili, ng pangarap ko, pagkatapos noon ay siya pa rin ang makakasama ko. Pero tuluyan nang nagkaroon ng ibang mundo si Ronel matapos naming maghiwalay. Alam ng mga kaibigan ko, DJ Tess, na sobra akong nasaktan dahil nawala sa akin ang taong sobra kong minahal. Buti na lang nga at may mga kaibigan ako para alalayan ako at para ipaalala sa akin, DJ Tess, na magiging okay rin ako balang araw. Ipinagdasal ko na lang na sana mawala na lang ang lahat ng sakit para makita ko na uli ang aking sarili na maging masaya. Ramdam ko naman na nagiging okay na ako, DJ Tess. Lalo pat magdadalawang taon na mula nang maghiwalay kaming dalawa ni Ronel. Kaya lang, nagbalik ang lahat ng sakit nang malaman ko kung sino ang bago niyang girlfriend. Nabalitaan ko na lang mula sa isa naming kaibigan na si Ronel at Melanie ay engaged na. Si Melanie, DJ Tess, ay isa sa mga kaibigan ko. Nasa iisang circle of friends kami. Alam niya kung gaano ako nasaktan at kung gaano ako umasa na sa lahat ng pinagdadaanan ko ay si Ronel pa rin ang gusto kong makasama. Nang malaman ko na engaged na sila, kinausap ko siya. Hindi ako nakapagpigil. Pinuntahan ko siya sa kanila. At nang magkita kami, talagang parang nagdilim ang paningin ko. Sabi ko sa kanya, Melanie, ano yun? Engaged? Kayo ni Ronel? Anong pagtatraidor to? Alam mo kung gaano ako halos mamatay nang maghiwalay kami? Alam mo higit kanino man sa mundong to, alam niyo mga kaibigan ko kung gaano ko siya kamahal. Bakit naman ganun? Paano nangyari yun? Umiiyak si Melanie, DJ Tess. Tapos ang sabi niya sa akin, Victoria, 3 buwan na kaming magkarelasyon. Oo, maaaring mabilis yun para sa inyo.
Pero sigurado na kami ni Ronel sa mga nararamdaman namin. Oo, naging boyfriend mo siya. Pero Victoria, dalawang taon na kayong hiwalay. Baka naman pwedeng palayain mo na ng tuluyan ang sarili mo. At huwag ka nang umasa. Kaya nga hindi ko nasabi sa'yo eh. Kasi ang bitter-bitter mo. Tama na sa pagiging bitter, te. Patawarin mo kami kung nasasaktan ka. Pero nagmamahalan kami, Victoria. Kami na ngayon. Ex mo na lang siya. Fiancé ko na siya. Sobrang sakit, DJ Tess. Walang mapaglagyan ng sakit na nararamdaman ko buhat nang malaman ko ang katotohanan yun. Napakasakit isipin na 9 taon kaming magkarelasyon ni Ronel pero hindi siya nag-propose sa akin. Tapos ngayong sila na ng kaibigan ko, 3 buwan pa lang, nakapagpas siya na siyang pakasalan nito. Kahit na 2 taon na kaming hiwalay, sana nirespeto nila ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang ngayon, DJ Tess, gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang kasal nila. Ako si Victoria, at ito ang aking heart story. Kabarkada, narinig po natin ang heart story ni Victoria. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Dahil lang balak lang niya ngayon ay pigilan ang magaganap na kasal ni na Melanie at Ronel. Kung ano man ang gusto mong ipayo para sa ating letter sender, ipadala mo yan sa ating text line 0977-7000-915. At pwede ka rin maghayag ng iyong saloobin sa akin pong Facebook page kung saan nakapost po ang liham sa atin ni Victoria at DJ Tess Mosa. That's DJ space T-E-S-S space M-O-S-A. Pwede rin naman na ikaw ay magpadala ng mensahe sa atin pong official Facebook page at Win Radio PH or i-search mo lang 91.5 Win Radio Manila. Magbabalik po tayo at babasahin ko on air ang inyong mga advice, ang inyong mga reaksyon, komento para po sa storyang ito. Siyempre dito po sa 91.5 Win Radio. Pinag-iisipan pa ba yan? In-in-in-in. Ang oras po natin ngayong hapon na ito ang kwento ni Victoria kung saan sobrang nasasaktan siya dahil si Ronel at ang kanyang kaibigan ay engaged na. 2 taon na silang hiwalay ni Ronel pero syempre hindi daw kasi ganun kadaling makamove on. O, basahin po natin ang inyong mga reaksyon. Mula po kay Michelle Torres Mercado, nakakalungkot po ang kwento ni Ate Victoria. Ating sender, para po sa akin, may mga bagay po kasi talaga na hindi para sa'yo. Maaaring pinahiram lang sa'yo si Ronel, pero hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Masakit mang tanggapin pero kailangan mong gawin. Sa 9 years na yon, mahirap po talagang makapag-move on. Gawin mo na lang po na magandang alaala ang mga nakaraan nyo ni Ronel. Darating din po ang araw na makakatagpo ka ng lalaking para sa'yo at mamahalin ka hanggang dulo. Pabati po kami DJ Tess, Jessa at Michelle ng Taytay Rizal. Salamat po. Always po kaming nakikinig sa inyo. Maraming salamat din sa inyo. Muna naman kay Riza Toquero Alar. Para sa letter sender, wala sa haba ng pinagsamahan ang basehan. Kaya move on din pag may time. Ikaw noon, siya na ngayon. At sana maintindihan mo yon. Kung yung boyfriend mo nga naka-move on, ikaw pa kaya? Kaya kaya mo yan. Go lang, girl. Bata ka pa, marami ka pang makikilalang mas higit pa kay ex. Huwag mas mag-stick sa past. Yun lang po, DJ Tess. Pabati sa amin na laging nakikinig sa Heart Stories. Kay Riza, happy birthday, Uno, tsaka kay Danaya. Hello and happy birthday to your friend. Patikim naman. Sample. Charot.
Sabi naman ni Ivan Sagon, ako matagal din ang proseso ko sa pag-move on, DJ Tess. Kahit 29 years old na ako ngayon. Lahat ng mga hindi nag-sorry sa akin mula kinder ako hanggang ngayon, nahihirapan akong patawarin. NBSB pa ako sa lagay na yan. Paano pa kaya itong si letter sender? Tindi ng grudge nito ni ate. Sabi niya dito, naiintindihan ko ang pagtatampo niya sa friend niya. It's fine. Nasaktan siya. Pero yung mag-e-effort siya para pigilan ang kasal, maling-mali yun para sa akin. Hindi dapat ipaglaban ang lalaki o babae kung obviously hindi ka na mahal at all. Masasayang lang ang energy dahil para din sa wala kung pipigilan niya ang kasal. Kung mali na nagkatuluyan ang friend niya at ang ex niya, kusa nilang palalayain ang isa't isa without her help. Kung katulad ko ay sensitive siya sa lahat ng bagay, wag muna siyang mag-commit kasi kawawa naman yung madadama. You can find your Mr. or Miss Right when you become Miss and Mr. Right as well. I love it. Thank you so much for that. Pero grabe girl, mag-move on ka ha. Oo, nakakaloka ka dun sa part na pati yung mga hindi nag-sorry sa'yo nung kinder, eh hanggang ngayon di mo mapatawad. Ikaw din ang nagdadala niyan, di ba? Wala naman po dito kay Kara Kim. Seryoso ka ba? Sinasabi mong gagawin mo ang lahat para hindi matuloy ang kasal nila. Nahihibang ka na ba? Kahit ano namang gawin mo, matutuloy at matutuloy pa rin ang kasal nila. Sasampalin at sasampalin ka pa rin ng realidad na hindi talaga ikaw ang mahal niya. Nagmumukha kang desperada sa gawain mong yan. Tapos, sasabihin mong hindi ka bitter. Wala kang maluloko dito. Sabi niya dito, mag-move on ka na lang at ibaling mo ang attention mo sa ibang bagay at why not suportahan mo na lang sila. At least alam mo sa sarili mo na hanggang dun ka lang at hindi mo na pwedeng makasama pa ang taong minahal mo ng lubos. The end. Mula naman kay Remar Borinaga. Hello DJ Tess, ito po ang payo ko kay Ate Victoria. I-push mo lang yung nararamdaman mo te. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo kay Kuya Ronel at pigilan mo ang kasal nila. Gawin mo ang lahat sa ngalan ng pag-ibig kasi walang nakakatalo sa love kahit kailan. Eh kung ikaw kaya ang i-push ko. Yung mga payo mo rin minsan hindi nakakatuwa. Ha, sinasabi ko yan sa iyo. Charot. Charot lang, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Oo, pero kasi medyo, di ba? Ito naman si Remar. Eh kung dalawang taon na silang hiwalay at kung may bago nang minamahal yung ex niya, eh siguro ganun talaga. Hindi naman hihinto ang buhay ng isang tao na dahilan kung ba tayo nasasaktan. Kapag feeling natin, hindi pa tayo nakaka-move on. So, feeling mo, hindi ka pa nakaka-move on. So, hindi siya pwede maging masaya. Eh, mabilis siyang mag-move on eh. I mean, di ba? Besides, it's 2 years. Baka naman nangyari ang lahat ng ito para talagang mabigyan siya ng matinding rason for her to move on. Di ba? But anyway, pag-usapan pa po natin ito sa ating pagbabalik. Final ko da po tayo. Of course, pinag-uusapan natin ang kwento ni Victoria. Oo, di ba? O, Victoria. Parang nakakatakot yung pangalan. Dito po sa Hard Stories, kasama si Tess Mosa. Ang oras po sa buong kapuluan, 2:08. Po natin si Victoria. Oo, ang kanyang kwento dito po sa Hard Stories. At final ko, Dana, ano nga ba ang dapat nating sabihin sa kanya? Ako naman, simple lamang. Victoria, tigilan mo ang pinaplano mong pagpigil sa kasal nung dalawa. Hindi nakakaganda yan. Oo. Hindi dapat ganon, ha? Alam ko nasasaktan ka, Victoria. Ina-acknowledge naman natin lahat ng klase ng pain dito sa programang ito. And kung masakit pa rin, sige lang, keep going. Hindi naman din talaga ganon kadaling makamove on sa isang mahabang relasyon, lalo pa at 9 taon ng buhay mo ay kasama mo si Ronel. Pero hindi pa rin mabibigyan ng hustisya nang dahil sa nasasaktan ka, mananakit ka na rin, 'di ba? Huwag ganon. 'Di ba? Huwag ganon. Yun lang naman ang sa akin kasi alam ko naman, it's always easier said than done, pero no other direction but to move forward. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, "Hindi, DJ Tess, hindi naman ako bitter, wala namang bitter dito eh." Pero yung pinaplano mo, napigilan ng kasal nila. Yung sinasabi mo na walang kwentang kaibigan si Melanie kasi nga naging sila na ni Ronel. Si Ronel na kumalimot sa lahat ng pangako nyo before. Hindi ka pa bitter ng lagay na yan, ha? Oo. Paano na lang siguro kung ikaw eh talagang bitter na bitter na bitter. Nakakaloka ka. Diba?
Alam ko nasasaktan ka, pero wag tayong pathetic, ha? Wala naman ding mangyayari. O sige, pigilan mo yung kasal ni na Melanie at Ronel. Sinong mapapahiya, sila ba o ikaw? Sinong katawa-tawa pag nangyari yon? Siyempre, yung isang seremonyas na yon eh dadaluhan ng mga mahalagang tao sa buhay ni Melanie at ni Ronel na witness sa kanilang pagmamahalan. And ikaw, pupunta ka doon, manggugulo ka. Lakas maka teleserye, girl! Huwag nating isinasabuhay yung mga napapanood natin sa TV, ha? Hindi siya nakakaganda, hindi nakakasexy. Walang maidudulot na maganda yan. Diba? So, sige, sabihin na natin na DJ Tess kasi 9 years yun eh. Grabe naman, sobrang sakit naman. Oo nga, 9 years yun. At 2 years, maikling panahon pa rin para sa'yo para makamove on. Kasi 2 taon na kayong hiwalay ni Ronel. Ang sinasabi ko kasi dito, Victoria, hindi porket hindi ka pa totally healed or hindi porket hindi ka pa totally moved on sa kung anong meron kayo ni Ronel before, si Ronel, kailangan na din niyang ihinto yung mundo niya just because you are hurting. Magkaiba kasi kayo ng timeline, baby girl eh. Magkaiba kayo na kung paano nyo i-handle yung past ninyo, yung breakup ninyong dalawa. Diba? Hindi mo na pwedeng pagdesisyonan yung mga buhay na hindi na parte ng buhay mo. Do you get the point? Hindi pwedeng, ex ko si Ronel, kaibigan ko si Melanie, dahil ako yung pasta, dapat sa akin manggaling kung go na, kung pwede na kayong magmahalan. Hindi eh. Sa isang linggo lang, Victoria, napakadaming pwedeng mangyari. Sa 2 taon pa kaya? Diba? Make yourself better. Be the best version of yourself. Doon ka mag-focus sa sarili mo. Diba? Kung paano ka makakatakas or kung paano ka makakawala dyan sa pain na nararamdaman mo ngayon. Kasi hindi naman laging painful ang mga araw eh. Hindi naman laging pangit. Diba? Sa ngayon, kasi nasa proseso ka pa, so hindi mo pa masabi na masaya ka na talaga. Pero, we choose to be happy, diba, sa buhay na ito? So, tignan mo ang paligid mo. Tignan mo yung mga blessings na meron ka. Baka naman sakali, diba, na magbago yung view mo sa buhay, diba? Kasi syempre sa ngayon, DJ Tess, ang alam ko lang masakit. Well, I get it, diba? Hindi ko naman sinasabi na bawal ka ng masaktan o hindi ka pwedeng masaktan eh. Diba? Damdamin mo pa rin yan. What I'm saying is that kinokontrol din natin ang sarili nating buhay. Kung nasasaktan tayo ngayon, hindi tayo hihinto, okay? Patuloy na iikot ang mundo, Victoria. Kung nasasaktan ka ngayon, malamang sa alamang darating yung araw na mawawala lahat ng sakit at magiging masaya ka ulit. Pero pinagtatrabahuhan natin yon. Pinagtatrabahuhan natin na makamove on. Pinagtatrabahuhan natin na maging masaya. Kasi ang buhay, minsan malupit talaga. Yan ang realidad na mundong ito, Victoria. Malupit ang mundo kung minsan. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging malupit na rin tayo at mananakit tayo just because we are hurting. Okay? Maraming salamat, Victoria, for sharing us your story. And we hope dito sa Heart Stories na, alam mo yon na magkaroon ka ng brighter days ahead, na mas mapansin mo yung mga magagandang bagay kesa dun sa masasakit. Life goes on, my dear. Okay? And life is still beautiful even if we are hurting. Opak, ganon. Happy weekend, everybody. Oo, maging masaya tayo, ha? Kupo, napakadaming nasasaktan sa mundong ito, pero wag nating pahintuin ang ating mundo, okay? Iwanan ko po kayo sa awitin ni Kumari Kong Jessa Zaragoza. Siya ba ang dahilan? Charat. Siya ba ang dahilan? Jessa Zaragoza, only here at 91.5 Win Radio.